Okay. So, yung aking back. So, ito po yun. Before po, naging employee po ako sa 12 years. So, kilala yung company na yun kasi pag-aari po ito ng isang senator, si Senator Juan Ponce Enrile. So, nag-work po ako doon for 12 years. And then, masipag ako. Then, maliit lang po kasi yung income namin. And then, naghanap ako ng mga part-time dahil sabi ko, hindi sapat yung income ko kasi pag marami kaming guest, marami kami, yung kaming income. Kapag wala, so nasa bahay lang kami. Kaya nag-apply ako bilang property consultant or agent. So 5 years ko po siyang ginawa. And then, naranasan ko doon na nagmamaning kami sa iba't ibang location, sa MOA, yan. Dito po sa part ng Laguna, Tagaytay, sa Nasugbu. So halos naikot ko ang Luzon sa pagmamaning lang. So yung mga realtor, alam nila kung ano yung nagmamaning or naghahanap na magiging client. So namimigay kami ng mga flyers kahit mainit, kahit umuulan, sinusuong po namin yan. So nag-OFW ako. So yun, since 2014 po. Then nag-join ako sa IMG last June 8, 2020. Yan, naging MD ako last July 15, 2020. Yan, naging SMD ako noong August 19, 2020. Yan, na-approve po siya ng December 23. So, tingnan niyo po yung challenge na hinarap ko sa start pa lang. Then, become full-time last July 21, 2021. Then, become EMD Green Jacket noong October 14, 2021. So, nag-start po yung aking buhay. Ito. Dahil meron akong pinangahawakan sa buhay ko. Sabi ko, maraming way para ako ay maging successful. Diba, masipag po akong tao. Sabi nga, there are 4 keys to success. So, meron akong consistency kahit saan po ako makarating. Anumang pasukin ko, nagiging consistent po ako. Kasi alam ko talaga na ako yung gagawa ng success para sa akin. Then, nagkakaroon ako ng commitment. So, ito yung kailangan natin lahat. Nung nakilala ko po si IMG, nag-commit ako sa aking sarili. Nangako sa sarili ko, nagagawin ko ang lahat. Kasi nakita ko yung kagandahan niya. Then, meron tayong duplication and work hard. So, i-share ko po yan sa inyong lahat. So, ito po yung aking journey. Diba? So, ang kabuhayan po namin noon is dito sa bukid. So, hirap po yun. Every day or kapag wala kaming pasok noon, narito kami sa bukid. Nagtatanim kami ng mga kamote, yan, saging, marami pa pong iba. And then, tuwing hapon, narito po kami, gumagapas kami nito para ipapakain sa aming mga alagang baka. So kung naranasan niyo po yun, kung nakatira kayo ng bukid, alam niyo kung ano yun. Nangangati ako dyan kasi may sensitive yung skin ko. Pero dahil sa bukid ako at sa hirap, tinitiis ko po yun. And then, tinitiis ko po yung hirap niyo kasi ako ang panganay sa aming 8 magkakapatid. Ako yung tumayong katuwang ng nanay ko. Kasi yung tatay ko is government employee, public servant siya. So every time na may pupunta sa aming bisita, kasama-sama yung tatay ko. Ako yung naiiwan sa responsible na dapat siya ang gagawa. Yung magpapatanim kami dyan, ako yung nauuna dyan kasi ako yung panganay, ako pa lang yung malaki. And then kapag mag-harvest kami, nandun din ako, ma-absent ako sa eskwelahan. Ito po yung aming mga taniman. So yung tanawin namin dito, yan, bukid lang, bundok. Diba? Dito sa amin kasi before is bundok talaga. Yan, nag-aararo sila, kami yung nagtatanim. Kung naranasan yung tumira sa bukid, masaya naman. Pero as of now, bihira na yung mga kabataan talaga natatapak sa lupa. Ganyan, wala kami chinelas. Magtatanim kami ng mais or mani dyan. So yun, at ang mga alaga naming baka, ito po yung kinukumpayan ko tuwing hapon. Kahit nag-aaral ako. Yan, kami po magkakapatid noon. 4 po kaming babae at 4 din lalaki. Ito po yung bahay namin before. Ito po kami nagmula. Maliit pa kami noon. Nasunog tong kabilang side na to ng bahay namin. Kasi kapatid ko, mahilig magdikit ng apoy. So ang kala namin nasa baba. Mabuti na lang hindi po siya nasunog lahat. Nakita ng tatay namin. Dito po sa paligid ng bahay namin, sagingan. Dito sa banda dito, may mga mais po kami dyan. Dyan, mga kamoteng kahoy. Marami po kaming tanim dyan kasi
Yun po yung pambenta namin, dinadala namin sa palengke. Every Thursday, Wednesday and Thursday, yun, Wednesday nag-harvest kami, Thursday dinadala sa palengke. Then Sunday ulit. Ano po yung buhay namin, lumaka kami sa ganun hanggang sa nagdala ako. Ito po yun, tatanim kami ng mga mani, yan, ganyan po siya pag hina-harvest. Pahalay. Then kapag Saturday po, nandun kami sa ilog. So, kung may familiar kayo sa ilog, doon po kami naglalaba kasi wala pa pong poso noon. So, sinusunong ko po yung nilabahan namin nakalagay dyan sa batya. Tapos, yan, tinatanong namin yung aming mga halamanan kasi marami pong sometimes kumukuha ng mga tanim namin. So, bago kami umuwi sa hapon, so, kailangan munang bisitahin namin yan kasi may mga alaga kaming baka dyan. Kambing. Ito po yun. Tuwing hapon po, kailangan namin silang kukumpayan. Mga baka. Marami po kaming alagang baka nun kasi dahil asyenda po yung tinitirhan namin, yung tiyahe namin may pera, nagbili po siya ng maraming baka. Tapos kami po yung nag-aalaga. Yun po yung pinagpalaki sa akin ng, sa amin ng aking mga magulang. So dahil ako po ang panganay, ako po yung in charge dyan kahit po babae ako, kahit sa bukid namin. Yun po yung ginagawa ko sa araw-araw, especially kung Sabado at Linggo. Naghahanap kami ng ibebenta sa palengke, nangangalakal kami ng mga gulay, mga abokado. So yun yung dadalahin ng nanay ko sa palengke sa araw ng Lunes, madaling araw. Then ito yung katuwang ko, yung aming kalabaw. Marunong ako sumakay sa kalabaw kasi kapag gabi na, papauwi na kami kasi malayo po kami sa highway. Inihahatid po namin yun sa bahay ng tita namin, malapit lang sa highway. And then 1 hour po kami naglalakad. So sa gabi, dahil dilim na, sakay na po ako dun pauwi. Kasi nakakatakot na po sa daan. Hindi ko na makikita kung may ahas sa daan or what. Kasi pangit po yung daan namin kasi wala po kaming kalsada. Kami lang po, tao lang at saka mga kalabaw ang dumadaan. Ito po yung daan namin. So ngayon po, medyo maganda-ganda na siya. So actual photo po yan ngayon. Na ang daan is napasok na kasi na-develop na po siya. Pero yung papunta po sa amin, hindi pa siya na-develop. Ito po sa bungad papunta sa school namin noon. Yeah. Before kami magpunta sa school, so ibibigyan namin ng kumpay yung baka or isusugan namin sa Tagalog. So hindi ko po alam sa Bisaya yung kung ano yung tinatali sa parang ba para makakain siya. Yan. Tapos, nag-start na po ako na nagtrabaho nung 18 years old po. 19 years old po ako nag-asawa. Nagtrabaho po ako sa dito, sa Splendido. Nag-caddy po ako, umbrella girl. And naging tour guide din po ako. Nag-golf po ako. Nagtuturo din po ako sa mga Koreano kung paano mag-golf. Then ginawa ko rin po yung mag-tour guide para nasa ganun may extra income po ako kapag gusto nilang pumunta sa mga beach. Sumasama po kami sa kanila, tatlo po kaming guide para nang sa ganun. Meron kami extra income, yung 1,000 a day, malaking tulong na yun kapag may mga guest kami. And then may privilege din po kaming makapaglaro para nang kasama po ng mga member, ng mga employee. Every year, 2 times po kami naglalaro. Pumupunta kami sa iba't ibang golf course para nang sa ganun. Yun po yung benefit na ibinibigay nila sa amin. And then, nasa reality po ako sa SMDC. So, ito po yung project namin sa Gaytay. The wind, yung wind residence po dito. So, isa po ako sa reality agent dyan. And dyan po ako nakabenta sa 18th floor. So, kumikomission po kami dyan ng nasa 300,000. Pero, hindi po yung nahawakan ng mabuti. Madalang po kasi kaming makabenta kasi kadalasan sa online. Hindi po ako marunong sa online noon. Kaya, nung medyo nagsasuffer na ako kasi malaki nga yung hinarap kong gastusan, that was 2004. Nag-give up po ako kasi mahal din yung license namin. Nag-training pa ako. And then kung saan-saan kami dinadala ng broker namin para kami ay mag-money. So medyo hassle po para sa akin kasi nag-aaway kami lagi ng asawa ko, nasa Qatar siya noon. And then yun, sabi ko titigil na lang ako. Then umasa ako sa kanya. So bumalik na lang ako sa aking trabaho. And then, yan. Ito po yung aking inspiration sa buhay. Yung aking 4 na anak. So, nag-start po akong nag-abroad. Maliliit pa sila. Tapos, lumaki sila lang. Hindi ko lang masama.
Ito po yung sinasabi ko na may butas ang puso. Ito na ubos yung kabuhayan namin. Hindi po alam. Pinanganak ko siya kasi malaking pera yung kailangan namin i-provide para sa kanya. Ngayon, ito na yung dalawa kong dalaga. Nakagraduate na po ng college yung panganay ko and ito yung pangalawa ngayon is third year college na. So ito po kaming buong pamilya, kaming magkakapatid. Yan. So last, ano po to, last November nung babanglok sa Sapado. So ito lang po yung recent photo na magkakasama kami, magkakapatid. And then, ayan. Nag-start po ang aking OFW journey. Ayan, napunta po ako ng Qatar. Ang apply ko po na sa Qatar is a housekeeping. Then hindi po ako pinalad pagdating ko sa Qatar. Excited naman ako mag-abroad. Pagdating ko po sa Qatar, isang linggo po ako sa agency. Wala po kami pagkaano sa agency. Kaya napilitan po ako magtrabaho sa bahay. Kaya po, uuwi na lang ako. Sabi nila, kung meron kang 250,000 na ibibigay sa amin, pwede ka mag-uwi. Wala po akong cellphone, kinuha nila. Ginugutom kami sa agency. Kaya napilitan po ako. Yun. Dinala po nila ako sa bahay ng amo ko. Sabi sa akin nung nasa agencies, isa lang daw ang anak. Nung makarating po ako sa bahay, ang anak ng amo ko, lima. Tatlong palapag po yung bahay nila. Hindi ko po kinaya. Kasi ano ko marunong mag-alaga ng bata. And then araw-araw ako umiiyak kasi yung sahod ko, 1,000 lang. Hindi po sapat para sa akin yun. Sabi ko, kitain ko yan sa Pilipinas. Uuwi na lang ako. Hindi po nila ako pinauwi. Binenta po nila ako sa agency ulit. Yung nakarating po ako ng Dubai. Pagdating ko po ng Dubai, ito lang yung nag-iisang picture na meron ako kasi wala akong cellphone. Ano ka ng employer ko. And then, alaga ko bata. 4 months. Yung sa unang mga months ko, okay naman kasi wala akong among lalaki. Yung among babae ko lang kasama ko. Tapos, tatlong bata. So, dalawa po kaming Pilipina. Tapos nauna ako sa kanya kasi pumalit siya sa ano, sa Bengali. Nung dumating yung order nilang Pilipina, pinaalis na nila yung Bengali, pinauwi nila kasi ibinigay naman sa kanya ang alaga kong baby. Nag-alaga ako doon sa dalawang malaki na. So, hirap ako noon kasi. Minsan na last dos ng madaling araw, hindi pa ako nakakatulog kasi yung bata ayaw matulog kasi tulog siya sa araw. Laro ko ng laro. Tapos, gigising ka ako before 6 kasi alas 7. Gising na yung bata. Maglalaro na ulit. Bibigay na sa akin yung baby. Ako yung tinatawag sa umaga pag sa baby. Hanggang mag Ramadan, 2014, binigay po sa akin ang responsibility na yun malaki. Dumating yung amo ko, then sabi niya, ako daw yung mag-alaga sa bata. Tapos yung dalawang batang malaki, ako pa rin. Sabi ko, bakit ako lahat? Eh, ang kontrata ko pa ako sa inyo. Baby lang ako. Yung bata, hindi ko man mabitawan kasi laging itinatakbo ng kapatid yung trolley. 2.5 years old yung batang lalaki and isa 4 years old. Tapos isang 4 months. Doon po ako nahirapan kasi kahit umihi, hindi ko magawa. Kasi nga, nakikituloy lang kami sa nanay ng bahay ng nanay na babae ng amo ko. Sa gabi, uuwi kami sa kabilang barangay sa nanay ng amo kong lalaki. So ganoon po yung buhay namin doon. Hirap na hirap po ako. Wala kaming privacy. Tapos bastos pa yung tatay ng amo kong babae. Doon po sa Dubai ko naranasan yung matig na akong ni-rape ng amo. Nung tatay ng amo kong babae. Nagsumbong ako sa amo ko. Tapos binaliktad pa nila ako. Sabi, hindi, baka daw gusto ko. Sabi ko, sumigaw nga ako eh. Kaya nga, ano, nagsumbong ako. Then, tumako agad ako kay mama. Sabi ko, uuwi na ako. Tapos, hindi nila ako uuwi. Eh, dinala nila ako sa agency. Kaya nakarating po ako ng Abu Dhabi. So, matagal po ako sa Abu Dhabi. Nakatapos po ako doon ng 2 taon. Then umuwi po ako sa Pilipinas. Sa Abu Dhabi po kahit isang picture, wala ako. Dahil wala po akong cellphone doon. Hindi man ako nakahawak. Nakakatawag ako sa aking anak. Ano lang po, direct na
At ang cellphone ko, walang camera. So yun, nakatapos ako sa Abu Dhabi kahit gano'n ang sitwasyon ko. And then, nag-decide po ako pumunta sa Hong Kong. Nag-training ako ng almost 3 months. Nagkasakit ako sa pagte-training para lang makarating doon. So that time po, natsambahan ko na may bumagsak na aeroplano sa NAIA. So ito po yun, sa Clark, Pampanga po ako sumakay. May nakarating ako ng Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, hindi rin ganun kaganda ang buhay ko kasi dalawang bata ang alaga ko. Kambal po yun. Ito po yun. Lagi ko silang binadala sa laruan. Hatid ko sa school. Araw-araw po. Yung situation po, dito po ako. Ito yung table namin kinakainan. Ito po yung aking folding bed. Tiniis ko po yan almost 8 months. Tinapos ko lang po yung utang ko kasi nangutang po ako ng 5-6 para lang makapunta sa Hong Kong. Kasi malaki yung placement fee ko. Bayaran ko po yung utang ko na yun. Nag-decide po ako mag-break ng contract ko. Yung folding bed na yan hanggang ngayon. Nasa sa isip ko pa kasi iuusod ko lang yung table na to. Diyan ako mahihiga. Andyan yung mga gamit ko. Every Saturday po ang day. Nandun lang kami sa ilalim ng building. Yan. Hanggang sa marami ako nakilalang friend. Namulat ako sa kabuhayan sa Hong Kong. So, dinala niya ako sa isang organization. So, doon ko nakita yung TNG. So, natuto ako paano mag-access ng mga online. So, doon ako namulat na iba na nga pala yung generation. Doon ako natuto na ako na yung magpapadala ng sarili kong pera. Yan. Hanggang sa nakakapunta na ako sa iba't ibang lugar sa Hong Kong. Punta ako sa iba't ibang location. Tiniis ko pa ang hirap ko kahit ganito. Tuwing hapon, pagdating ng amo ko, napakaliit lang po ng bahay nila. 2 kwarto lang. Isa ang CR namin. Hindi ba ako naliligo kapag mag-day off ako kasi pinapagalitan ako. Kaya hapon ako naliligo. Sa gabi, 12. Yun po yung oras ng ililigo ko sa araw-araw. Hindi ako pwedeng maligo sa araw kasi sa umaga, papasok ang 3 bata, papasok ang amo kong babae. So kapag narinig nilang na-open ang CR, na-open ang tubig, so yun, nakikinig na yung amo kong babae. Bawal daw akong maligo. Kaya kahit day off po, hindi talaga ako naliligo niyan. Ilang buwan ko yung tiniis. Sabi ko, hindi ko, tapos lang ako magbayad na po, uuwi na ako. Kasi mag-apply ako ng iba. Tapos ginawa ko po talaga, nilaksan ko lang yung loob ko. Kahit araw-araw niya ako sinisigawan kasi napakadit lang yung bahay. Yung napakasikit sa amin. Yung uuwi ang amo kong lalaki sa hapon. Yung sigawan na yun sila. Tapos ibagsak ang pintuan. Sabi ko, ito yung mga tao na pinaka-worst sa lahat ng napuntahan. Sabi ko, ayoko nang mag-abroad. Pero sabi ko, subukan ko ng mga ibang bansa ulit. So yun, after na, marami ako napuntahan. Marami ako na-experience sa Hong Kong. Umuwi ako ng Pilipinas. After that, may apply po ako papuntang London. And din ang kasaklapan, inihatid din ako ng March 2018 at 2019. So, dapat po March 30, 2019. Yun po yung flight ko. Hanggang nakaalis po ako ng May 13, 2019. So, yun po yung last na flight ko papunta ng London. Nakarating naman po ako doon, pero na-deport din po ako agad. Kasi pagdating ko doon, meron daw akong kulang na documents. And then, dahil kulang ako ng kaalamahan, naluloko ko ng tao. Hindi ko alam na fake na pala yung binapasto mo. Naglabas ako ng malaking halaga, nangutang ako ulit para lang sa ganun. Naisip ko kasi mas malaki yung kikitain ko doon. Then, pagdating ko ng Manila kasi na-deport ako, nag-stay ako ng Wendia. Nag-part-time po ako. Pumasok ako sa kitchen, sa canteen. And then, 1.5 months po ako sa Paranaque. Sa Chinese. Kasi marunong ako magluto ng Chinese. So, every Sunday, naririto po ako. Dito lang ako nag-stay. Kasi sabi ko, Lord, hirap na ako. Gusto kong mag-victay. Gusto kong tumanong sa railway ng tren. Kasi hindi ako naka-uwi sa amin for 2 months.
Nag-graduate ang anak ko. Hindi ako umuwi kasi nahihiya ako sa kanila. Nag-apply ako ulit pabalik sa Hong Kong. Pero hindi po ako nakaalis. Kasi nga nagulo na sa Hong Kong. But after that, nag-apply na po ako pabalik ng Saudi. Kiniis ko, sabi ko, bahala na kaysa nandito ako sa Pilipinas. Ang late-late lang ang sahod ko kasi 12,000 lang ang sahod ko na sa Paranaque. May tanong sabi ko, kung nasa Saudi ako, at least 20,000, libre ng lahat. Dito sa Manila, sagot kong lahat ng expenses ko, walang libre. Pagkain ko lang kapag nasa trabaho ako. Yan, yung bumalik ako ulit sa abroad. Nag-alaga ulit ako ng anak ng iba. Kahit labag man sa loob ko. Tiniis ko po yung hirap. Yan lang po yung nagagawa ko doon. Ang kagandahan lang, sa Saudi, free ako. Meron akong wifi. Nung una, first 6 months, mabait sila sa akin. Sabi nila, Angie, tapusin mo kontrata mo pa. Kasi Angie, ang tawag nila sa akin. Sabi ko, kung mabait ka rin sa akin, mabait din ako sa inyo. Kasi bata ang alagaan ko, may anak din ako. Sabi ko, tuturing ko rin yung anak mo na parang anak ko. And then, saan-saan sa lugar nila ako sinasama nung hindi pa nagpa-pandemic. Pagdating ng 2021, doon ako nag-suffer. So, nabutan ako ng pagputok ng vulkan noon. Nasa Riyadh ako kasi sinama nila ako doon. Tait, sa kung saan-saan ang lugar sa Saudi. Kasama nila ako. Then one time, dinala nila ako sa kasamahan, kapatid ng amo ko. Iniwan nila ako doon. Ito po yun. Nag-suffer ako ng husto dito. Nung pumutok yung vulkan, so wala akong pera. Nag-advance ako ng pera para lang maipadala sa pamilya ko kasi wala silang trabaho lahat kasi sobrang affected po kami nung pumutok ang vulkan. And then, nung makatapos yung vulkan, nung makauwi sila galing sa evacuation center, umunod naman pandemic. So ito talaga yung sobrang hirap ko kasi advance talaga lagi yung sahod ko. Wala talaga natitira sa akin kahit isang hindi ako nagtitira, sabi ko. Kailangan ko talaga magpadala sa kanila kasi wala lahat trabaho. Lahat sila, wala lahat trabaho din. Tatawag yun sa akin, mag-chat-chat kasi naka-free data lang silang lahat. Hindi ako makatawag kasi hindi naman allowed sa messenger. Tawagan kung wala silang loan. So ilang buwan po ako nag-suffer dyan. Then na-COVID rin po ako. 14 days kami naka-quarantine. Nandun naisip, sabi ko, paano kaya pag mawala ako? Wala akong maiwas sa family ko. Baka hindi na ako makauwi. Stress na stress ako noon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Magkaroon ako ng additional income para makaroon naman ako ng pera. Hirap na hirap na talaga ako. Ilang buwan ako sa deda. Yung income ko, pambayad ko lang sa utang. Tapos, dumating pa yung pandemic. Kaya yeah, yun. Nakilala ko ang ING noong June 7. Pero na-share na sa akin one time ni Ma'am Lourdes. Kasi si Ma'am Lourdes po yung sponsor ko. Na-share niya na sa akin. Nag-interesado na ako. Kaya lang, dahil nasa network business po ako, yun, hindi ko agad pinansin. Then one time, sabi niya, nung nagkakaroon na ng COVID, sabi niya, ING, makinig ka lang sa Zoom kasi dito may vesting rights. So sa words na vesting rights, doon ako na-amaze. Sabi ko, bakit nga ba hindi ko pakinggan eh? Gusto kong malaman kung ano ang IMG. Hanggang pinagbigyan ko siya Saturday yon, then naka-attend ako ng financial check-up. Habang nag-discuss si Robert noon, umiyak talaga ako kasi doon ko na-realize. Sabi ko pa lang mag-hawa ako ng pera. Sabi ko, kumayaan na. Hindi ko naman maibabalik na. Pero sabi ko, Lord, sana ito na yung makakatulong sa akin para lang sa ganun. Makaipon naman ako kasi hirap na hirap na rin ako magtrabaho sa ibang bansa. Hirap. Araw-araw ko nilang kakainin mo. Yung mga tira-tira nila sa hapon. Kasi bawal naman ako magluto ng sarili kong pagkain. Kaya yung tinigit ko talaga, nung naka-join ako sa ING, hindi pa ako seryoso nun. Kasi nasa dropshipping pa, then after a few weeks,
nagsarado, pinasarado ng SBC. So nagkaroon ako ng time para aralin ng IMG. And then, nakikinig na ako nun sa Zoom. Hindi ko nga alam kung paano ko magkaka-income. Kasi hindi ako nakaka-attend ng pastor training. Hanggang sa isang beses, sabi ni, June 8 ako naka-join, naka-open na ako ng portal. Sabi ni Sir Robert, kasi ilang linggo na akong member, nakikita niya lang ako sa Zoom, nag-i-invite na ako. Sabi niya, ma'am, mag-register ka sa convention. Sabi ko, anong convention? Eh, bakit? Online kaya. Sabi ko, paano? May convention. Ang alam ko sa convention is, pupunta ako doon. Ganito. Kasi nung narito ako sa Pilipinas, nasa network business ako, naka-join na rin ako sa convention. And then, dito, sabi ko, habang tumatagal, parang na-amaze ako sa kanya, yung mga benefits. Sabi sa Robert, ma'am, nabuksan mo na ba yung portal mo? Alam mo na ba yung workshop? Hindi talaga ako, hindi ko talaga siya iniintindi. Sabi ko, busy ako, sir. Ganito. Kasi panay ang tawag ng ama ko. Ayun. Hanggang sa naunawaan ko siya, eto po yun, na-promote ako. Ginawa ko yung business. Yan. Naging associate ako hanggang naging market director. Then, after no convention, yun nga, ginawa ko yung system. Sumunod ko. Kasi sabi ko, gusto kong maging green jacket. Yun, nagustuhan ko pa agad. Kasi ang daming OFW na nakita ko na naging green jacket. Doon ako na-amiss. Sabi ni Sir Robert, sabi ko, sir, paano ba ako magiging green jacket? Sabi niya sa akin, ma, mag-run ka. Ako naman, patanga-tanga. Wala akong alam. Sabi ko, saan kaya ako pupunta? Eh, pandemic kaya ngayon, hindi kaya pwedeng lumabas. Kasi wala po akong aral, hindi po ako talaga nagtitraining. Kahit minsan ako naka-attend sa first training, hindi ako na-pastart. Kaya yun, ito ginawa ko lang to dahil marami akong kakilala. Sabi niya, mag-boost ka ng page. So, sumunod lang po talaga ako. And then, itong heart and mind of builders. Naging builders po ako. Sabi ko sa sarili ko, aaralin ko siya. Gagawin ko yung nagawa ng iba. Ayan. Meron akong, ito yung four strong mentalities na ini-apply ko. Yung recruiting mentality. Then, dahil MD na po ako, ginawa ko talaga, nag-recruit ako. Ginawa ko siya kasi sabi ko sa tagal ko sa ibang bansa, tapos wala ako naipon. Kung dito sa IMG, mababago ang buhay ko, sige, gagawin ko. Sobrang hirap na pinagdaan ko, kaya wala talaga. Sabi nga, no guts, no glory. Kaya yun. And then, fast start mentality. So, nag-a-attend na po ako ng fast start. So, inalam ko talaga kung paano ako kikita. Nagtanong na kami ni Mr. Dexter sa kanya. That time, madaling araw po yun. Kasi yun lang yung available time namin. Nagtanong na talaga kami. Sabi namin, sir, paano ba kami kikita? Then, pina-start na kami. Na-amaze ako sa kitaan. Kaya lagi na po akong umaattend ng meeting. So, mayroon akong meeting mentality. Dahil nagkaroon na po ako ng team. So, yun, nagkaroon ako ng teamwork mentality. Tinuturo ko na rin po silang unti-unti kahit hindi ako ganun kagaling. Yan, nagkaroon ako duplication ng Sir Dexter. Yan, siya po yung aking naging strong leg. Ginagawa ko po siya kahit simple lang. Yan, clear. So, di ba? Fast and doable. So, nagawa ko po. Sabi nga dito, builders are not born, they are built. O, diba? Dahil di naman talaga ako marunong. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dati. Nag-start talaga ako na as in. Diba? So, patuloy ko lang na pag-attend ng training. Doon ako natuto sa partners training. Yan. So, kaya, ito yung dapat na maging tayo. Then, builder's mind does not come into existence by accident. Diba? Hindi naman talaga aksidente lang. So, pinaghirapan ko po yun. And it must be shaped and formed through years of training. So, huwag po kayong tatama rin kahit ano pa yung struggle nyo sa buhay ngayon. Diba? So, lagi po, tanim nyo lang sa isip at puso nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi mag-form po talaga yan. Experience and focus. Diba? Dapat may focus tayo. You must have a system to develop a builder mindset. Dahil lang IMG may system, so yun talaga yung nagdala sa akin. Parang sa ganun. Unti-unti po, mabago. Sabi nga, your success depends on you. Diba? So yung pinanghawakan ko. Sabi ko, ako talaga yung gagawa.
if you truly want to change your life, you must first be willing to change your mind. So kung hindi natin babaguhin yung ating kaisipan, di ba? Mahina tayo, mabilis tayong sumuko, hindi nyo yun magagawa. Struggle ka lang, in-ignore ka lang ng client mo, hindi kayo magiging successful. Pero ako, dahil katulong ako, naranasan ko talaga na i-down ako ng ibang tao. Nagsishare ako sa ibang tao din about IMG. Kung sabi sa akin, katulong ka lang, sino maniniwala sa'yo? Sabi ko, ang sakit, di ba? Dinown ako. Sabi ko, okay lang. Kahit katulong ako next year, magiging CEO ako. Yun lang lagi ko sinasabi. Then, sabi ko, itaga mo sa bato. Kahit katulong ako, gagawin ko lahat para umasenso sa buhay. Kasi hindi naman ako buhay, magiging katulong ako. Then, noong June 21, 2020, ito ko yun. Naka-attend ako ng first convention. Ano rin sa akin ni pinamigay? Sabi ko, paano kaya? Ito yung hinangaan ko before. Diba yung mga, si Brother Bo Sanchez, so, ina-idolo ko ito sa kasigarina. Isipin mo, sabi ko, gusto ko rin makabilang sa mga successful na Sanchez. One day, gusto ko rin sila mami, person. Sabi ko, gagawin ko ang IMG dahil dito. Sabi ko, may libreng ang sasakyan. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon. Kaya may sasakyan naman ako ngayon. Second hand lang yun. Diba? Ito free. Kailangan lang natin paghirapan. Yan. And then, sabi ko, makakasama din ako sa travel to London. Sobrang amiss ako noon yung convention na yun. Yung first convention na paanga-anga pa ako. Wala akong kaalam-alam sa system kung paano siyang gagawin. Mga promotions. Mahilig ako sa mga achievement. Dahil niran ko ang system. Diba? Naka-attend ako sa trainers academy. Akala niyo, mas simple-simple lang ako noon. Kahit sobrang hirap na hirap ako. Pinipilit ko po maka-attend sa trainers academy. Kaya lang, alam niyo ba na hindi ko natatapos yun kasi minsan papatayan ako ng internet ang amo ko. Katago-tago lang ako. And then, lahat ng promotions na meron, ginawa ko. Meron akong blue pin at red pin. Kahit na struggle ako kasi that time, naghihigpit na ng hosto yung amo ko. Then, nakita ko yung ladder to success. Diba? Dahil member na ako. Alam ko na yung system kung paano siyang gagawin. Alam ko na rin yung 7-day, 7-step. And then, 30 days fast start. So, gumawa po talaga ako nito. Sa notebook lang ako naglilista. And then, yan, Retention Foundation, personal producer din ako kasi nag-focus ako sa mga personal ko kasi baguhan po ako. Then, eto lang ako ngayon, naging trainer. O, diba? Malaki na yung aking pay shop. Tutumulong sa akin para maabot yung aking mga pangarap sa buhay. Pero nag-start ako mag-isa. Sabi nga, do it great. One step at a time. So yun, sinunod ko po yung learning. At ang kagandahan ngayon, malapit na po ako sa pinapangarap ko. Sabi nga, recruit to build. Hindi recruit to die. Kasi yung mga team ko, kahit struggle din sila, hindi ko talaga sila pinababayaan. Kahit hindi ako ganun kagaling. Pinag-aaralan ko po talaga kung paano kung magawin yung system. Pero hindi sila mawawala sa business kasi alam ko bakit isa sa atin may mga pangarap. Kaya alam ko din, magtsagaan lang, matuturin sila. Then, promote ko bilang senior marketing director. Ito po yung mahirap. So many months of waiting for approval. Sabi ko, Lord, para sa akin ba ang IMG? Kasi bakit hindi ma-approve ang SMB na matagal ko pinangarap? Pero kahit nanghihina, ako tatawag ako sa lobby. Sabi ko, sir, maka-approve pa ba yung SMD ko? Sabi ko talaga matagal ko nang pinapangarap yan kasi hindi ako makastep sa sunod na step kasi nga wala siyang approval. Pero tiniis ko, nag-pray ako. Inilabag ko talaga yung mga pangarap ko. Yeah. Ito yung maganda doon sa convention ng 2020. Na-award po ako kaya sobrang proud na proud ako. Meron akong blue pin at red pin. So napanood ko yung sarili ko. Sabi ko,
nakaka-amaze naman dito sa IMG kasi na-award talaga ako as in worldwide. Diba? So, hindi ko ito dinana sa buong buhay ko kasi dati nag-aaral man ako pasilip-silip lang sa eskwelahan. Hindi ako naturuan dito. And then, eto. Napromote ako bilang senior marketing director kahit walang approval portal. Diba? Pangarap ko rin to. Ngayon, nakita ko na siya nasa sa IMG Cebu. Diba? Yun ang masaya. Kahit ang tagal ko siya hinihintay, hindi talaga ako sumuko. Sabi ko, ilalaban ko yan. Kasi hindi lang yan ako kukunin ko. May mas higit pa yan. And then, dumating yun, napakalaking trial sa last year. Nagpag-uho ng buhay ko. Wala yung father ko. Yung taong umagabay sa akin, wala nung bata pa ako, pag may problema ako sa kansatakbuhan. Nakala siya, hindi ko balang nakausap. Ang hirap po nun. Sasabihin ang pamilya mo, okay lang. Magaling na. Dahil ayaw nila mag-alala ako kasi alam nila mahirap yung sitwasyon ko. Pag tatawag ako, hindi na ako makatawag dahil binlock ng amo ko yung linya papunta dito sa Pilipinas. So, dati tumatawag ako sa kanya. Direct lang. Kasi load lang kami. Or sometimes, nung ipinalin niya ng amo ko yung aking cellphone, nakatawag ako ng matagal. Nakausap ko siya nung may hospital pa siya. That was September of 2020. Doon siya na hospital. Tapos, yun din yung last time na nagkausap kami. Pagdating ng November 7 of 2020, nasa sa Taip kami noon. So, wala akong internet. Pag-uwi namin sa bahay, pumagaling araw yun. Pagbukas ko lang ng cellphone ko, ganun nakita ko. Pero sa mundo ko, gusto ko umuwi, pero wala namang flight. Kasi sabi ng ako ko, kung umuwi ka, wala ka rin sasakyan. Kasi hindi mo rin aabuti dahil pandemic ngayon. So, nag-decide ako mag-stay. Kahit hirap, nahirap ako. Pero, wala ako sa focus. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero wala nang kwenta kasi yung magulang na nagbigay sa akin ng buhay, hindi ko maling nakausap kahit sandali. Akala ko okay lang lahat. Then, that time, nung makailang linggo lang after siya mailibig, parang naging absent-minded ako. Inaamin ko naman yung sarili ko. Nadifocus ako sa lahat ng bagay. Kahit sa trabaho ko. Nung dumating sa pagkakataon na yun, sinabi ko talaga sa sarili ko. Yun ang gumawa ng desisyon. Wala akong ibang iniisip kundi umuwi. Sabi ko, pwede naman akong umuwi kasi kahit hindi pa na-approve ang SMD ko, okay lang. Mas gusto ko na makasama yung pamilya ko. Pero meron ako doon kasi hindi matanda rin ako ng amo ko. Ano, hindi naman ako makapokus sa aking trabaho. Lagi niya na ako sinisigawan. Pinapatayan ako ng internet kapag na-zoom. Hanggang sabi ko sa amo ko na, sir, ipayin mo lang ako kasi ako na lang magbayad one-one kasi nga nag-aaral ako. Sabi ko, kailangan ko itong gawin kasi may mga team na ako umaasa sa akin. Ayan. No. Sabi nga, hard work number betrays. Ayan. When I came home, so naka-uwi po ako noong June. Ayan. So nag-aaral po talaga ako. Sabi ko, kailangan ko magsimula ulit. Tawag ako si Robert. Sabi ko, ano ko gagawin ko? Wala naman ako kaalam pa lang kung paano gagawin yung system. Paano ako magtuturo? Sabihin ko, naka-full time. Wala naman ako alam. Sabi niya, mag-training ka. Umatid ako ng mga training. Naging license din ako. Dahil nag-dominate, ayan. Natuto ako ng konti sa IMG. So, alam ko siya kung paano gagawin. Pero maturuan ko din yung team ko kasi sabi ko, gusto ko mag-run ng Grand Jacket kasi baka full-time na ako. Sabi nga, we want you to succeed. So, ito rin yung pinanghawakan ko. Nakita ko sa IMG na pwedeng mabago ang buhay ko. Meron ako nito ngayon.
mga libro. Nung pakauwi lang ako, pumunta talaga ako sa office. Sabi ko, noon dati, dinownload ko lang siya. Binabasa-basa ko lang. Ngayon, gusto ko hawak ko siya. No, mga naka-attend ako ng Writers Academy, ito yon. Sabi ni Sir Joen, ni Sir Noel, the great aim of education is not a knowledge, but action. Diba? Tayo talaga yung gagawa nun. And then, sabi ni Coach Swart, ito yung pinakagusto ko, our goal is to help builders build a business for themselves, but not by themselves. So yun, ginawa ko, pinanghawakan ko doon. Sabi ko dito sa IMG, mababago ang buhay ko kasi marami talagang nabago ang buhay. Sabi ko ako din, magsisikap ako. Yan, dapat meron tayong teamwork mentality. So ito based lang sa mga training na naatinan ko. Sabi nga, before you build, you must have a team player. O diba, nag-build tayo. So yung build natin, yung ating mga team member. So sino ba dyan? Diba? Kaya yung aking bishop, busy yan, hindi ko talaga sila pinababayaan. Then, kailangan meron tayong high level of trust. Kasi ako, nag-start ako dito sa IMG, sobrang trust ko sa ating CEO. Hindi ko siya kakilala, pero na-promote ako hanggang SMD, lahat ng transaction sa kanyang mga kamay dumadaan. Kahit nung nag-SMD na ako, yun. Sabi ko, sir, tulungan mo ako kasi wala naman kaming access, wala akong ganyan. Nangako siya, sabi niya, sige magpatiwala ka sa akin, tulungan kita. O yun, hanggang sa nag-promote na ako ng SMD. And then, dapat mayroon tayong common goal. Diba? Hindi yung ako lang may goal para ma-promote ko kayo or ma-promote yung sarili ko. Dapat tayong lahat. As a team, dapat nagkakaisa tayo ano yung gusto natin. Sabi nga, the foundation of team building are the system builder or user. And are you a system builder or a user? So, di ba, meron tayong system. So, ano ba yung ginagawa natin? User lang ba tayo? O ikaw ay builder? Ako po talaga, alam ko sa sarili ko, ako ay builder. Dahil ginagawa ko siya kahit wala akong enough knowledge, sabi ko, malalaman at malalaman din kita as long na hindi ako sumusuko. The will to win. O di ba? Yung IMG, the will to win. So gawin lang natin, apply natin. Team meeting and efforts, dapat meron talaga tayo nito. Gawin natin. So wala kang team meeting, and then ang dami mong doubts, ang dami mong kwento about sa sponsor mo, ang business mo hindi nakasalalay sa yung sponsor. Hindi sa kanyang galing, kundi sa'yo. Di ba? Mag-guide lang yan sa atin. Then giant step, run the system. Ito po yung dati, meron tayong 3330 para maging marketing director. But as of now, wala na siya. So, hindi na siya ini-update. 3030 in 90 days para maging SMD. So, ito pong 33 na to, ngayon ay 88 na. Diba? Kasi in-update din po nitong January. 3030 in 90 days para maging SMD. So, inilaban ko po talaga to. Diba? Nag-focus ako sa personal ko para magkaroon, maging, ano ako, maging SMD. So, kung ikaw ngayon ay MD, tapos natutulog ka, so, hindi ka makaalas dyan kung hindi ka magkilos. Then, yung 100-100 EMD green jacket, hindi ko sukat ako lahat na magagawa ko siya. Kasi sabi ko, wala naman akong team, di ba? Wala akong team na maaasahan na ibang tutulong sa akin. Pinungumuyo ako dito lahat, tulog yung team ko. And then, yun nga, power of boosting talaga ang ginawa ko. Dumating si Sir Tom. Dumating si Sir Manuel sa Hulga, and then si Sir Manuel Hulga, 2 days pa lang siya noon. Sabi ko, sir, pwede mong gawin yung, ano, pwede kang mag-run. Sabi niya, ma'am, hindi naman ako marunong kasi busy po ako, may trabaho. Sabi ko, sir, gawa tayo ng FB page mo. And then, dahil sa person na yun, tinaproot ko siya, nakabuild ako ng malaking team. Nag-boost kami ng page, isang message lang kami ng boost ng page niya. Dumating si Sir Tom at si Maricel David. Alam niyo ba kung saan nagaling yung explosion ko ng team na yan? Sa team ni Sir Tom, under siya ni Sir Manuel Salva. And then dumating ang team China, hindi ko sila kilala. Sobrang natutuwa ako sa kanila kasi lahat sila nag-run kahit hindi ko sila nakakausap. Diba? Parang as in family-family na promote yung mga SMD under ng China team. Pero alam niyo, suto lang, sabi ko, one recruit at to explode your team talaga. So, naniniwala ako doon.
And then, let's build big together. So, ito na po yun. Work hard. You can do this. Diba? Dapat meron tayong big dream. Never give up. Dapat meron tayong focus. Do what you want. Stay humble. So, dapat ganito po tayo. Hindi yung porket nakaangat ka na, sabi parang sino ka na, diba? So, alalayan mo rin yung mga tao na tumulong sa'yo. Run the IMG system. So, ito lang po yung sinunod ko din. Diba? Diba? Meron tayong magic carpet, magic lamp, yan, plus success. Ikaw yun. Equal to success. Sabayan mo lang siya. Sasakyan mo na lang. So, dapat maging committed tayo and persistent. Having a burning desire to win in life. So, bakit ba ito gagawin? Dapat alam natin. Diba? So, yun sabi ko. Lahat na naaatulan itong mga training, sobrang nata-attach ako. And then, ngayon, ito yung kagandahan. Meron tayong MD Factory. So, diba? Yun. Ako, nag-qualified ako sa grade kasi meron akong na-promote na 10 MD. So, hanggang dito po. At meron din ako mga personal. Diba? Ito na agad yung inabel ko. Sabi ko, sige, dun ako sa hire. Then, meron din tayong mga free shirt na binigay ng IMG. Dito sa IMG, talagang bibihisan tayo. Diba? Yan. Building siya. Sabi nga dito, lagi po nating tatandaan, one recruit away to explode your team. So, ginawa ko po talaga kahit na noon, nagtuturo ko kay sir, inaaway na siya ng misis niya. Sabi ko, sige, okay lang sir, dito, family tayo. Sabihin mo lang ako kay ma'am na tinuturuan kita kasi nakita ko po yung pagiging leader ni Sir Tong. And then, nag-focus ako on building Asia. Dahil gusto ko talagang maabot yung pangarap ko. Gusto ko mag-cringe up. Never quit and never stop. Kasi kung titigil kayo, kahit SMD ka na ngayon, tapos wala kang gagawin, nakapokus ka lang sa posisyon mo. Pag posisyon mo SMD, tapos tulog-tulog ka lang, wala kang income. Dapat meron kang meeting mentality at i-run mo yung system. Always attend leader's call. Ako talaga araw-araw, hindi talaga pinapapalya ang leader's call kasi sabi ko sobrang benefit na ngayon. Kasi nung nasa ibang bansa ako, pumipila ako sa leader's call kahit madaling araw. Hindi po talaga ako nawawala na. Sometimes, nakakaidlip na ako bago siya matapos, hindi ko na naaantay yung mga announcement. Dahil nga ng alas 6 or alas 7, babangon na ako. Before, alas 6, gigising na ako, ba? Diba? So, anong oras ako dapat nakain dyan? Nasa kusina na ako. Kasi tanghali na yan dito. Nasa kusina ako ng alas 5 or alas 6, nakikinig ako sa leader's call. Okay lang kasi tulog ang ampo. Diba? And then, the builder's mindset, ito po yun, kailangan meron tayo. Kailangan natin itong i-apply, diba? Yung recruiting mentality natin. Meron tayong share this. Then, marunong tayo mag-approach. Kung hindi ka pa marunong mag-approach, so mag-aralan tayo. Kasi dati ako, nasa abroad, nag-uusap, nakikipag-usap ako sa mga invite ko. Ano lang sabi ko, ma'am, pwede lang naka-off cam lang tayo. Kasi nagtatrabaho po ako, dito po ako sa bahay. So nauunawaan nila ako. Kung anong tanong nila, yung alam ko talaga, kailangan kong isagot. Diba? So kahit hindi po ako ganun ka-perfect, nakapagpasali ako, naging SMD ako. Diba? Then marunong tayo mag-present. Ito talagang gustong-gusto kong gawin dati. Pero sabi ko, hindi ko siya magawa kasi nga part-timer ako. And then, i-follow up natin para magkaroon ng result. Ito yung wala sa akin before. Diba? Yung follow up. Kasi hindi ko na sila ma-follow up. Hindi ko hawak ang oras ko. Mahirap pag may amo. Pero, ginagawa ko siya. Kapag may time talaga ako, hindi ako natutulog, tinatawagan ko sila. Yan. Ito yung ating IMG, MD Factory. So, kung nakikita niyo yung suot ko ngayon, ito po siya, blazing blue. Meron na rin po akong red. Then, itong yellow. So, ina-apply ko na po ito. Hindi pa siya nako-confirm. Kaya yun, lumalaban ako ngayon para magkaroon ako ng yellow. Dito po sa IMG, bibihisan tayo. Meron tayong mga workshop shirt. So, bibigayan ng IMG sa atin libre kung mag-workshop kayo. Then, irara natin ang system. Ayan, diba? Kapag meron kang yan, dito sa mga pin po ito, sa naging SMD ka, maka-qualified ka po dito. Hanggang 15, hanggang 30-30 po itong green. Itong yellow, 100. Violet, 150.
And then ito 300. So kumbara, depende sa iyo kung anong damit ang gusto mo. So sumunod ka lang sa system, i-run lang talaga natin. Ito po yung aking bubble chart. So, makikita nyo? So ito lang po, one time lang po ako nag-share noon sa ano, sa training. Ang beses ko lang siyang ginawa. Sabi ko, hindi ako marunong gumawa ng bubble chart kasi teka-teka nga ako. Sabi ko, anak, turuan mo ako kung paano ko siya gawin. Ito yung side ni Sir Tom. Diba? From Sir Manuel. Ayan. Dumating po si Sir Tom. Nag-explode po talaga siya. So yung kabilang side ko, ito may iba na kumikilos, may iba na hindi. Pero hindi ko sila, inano, sabi ko, okay lang. Kaya ko yun. Sabi ko, lalaban ako ng lalaban. Magdadagdag kami ng magdadagdag. Kaya yun, dapat po meron tayong bubble chart para nang sa ganun, monitor niyo po yung pasok ng tao sa inyo. And then, kailangan po natin maka-qualified sa Trainers Academy. So, makikita niyo po yan, naka-on-cam ako. Diba? So, naka-on-cam ako kahit dahil tulog pa ang amo ko. Sabi po dito, a great aim of education is not knowledge but action. So, lagi ko pong tinatandaan yan. Nakuha ko po yan sa Trainers Academy. Meron tayong dapat na personal commitment. Decide, you are going to build base shop. And then, nakita ko po ito sa Trainers Academy. Sabi dito, di ba, yung pwede kang maging CEO kahit maraming CEO. Sabi ko, okay ito ah. Di ba? So, gagawin ko talaga yung system. Ito yung tumanim sa isip ko dati. Kung dito sa IMG Unlimited ang CEO, sabi ko, i-qualified ko ang sarili ko. Wala akong kaaway, wala akong chine-challenge ko ang sarili ko para gawin ko yun siya. And then, ito po yung atin sa WCS. Dapat alam po natin to at dapat meron ka nito. Dapat ulit-ulitin po natin. Yan, meron tayong share list. Yan, book share. Dapat marunong tayo niyan. Book study. I-follow up natin. Yan, yung 8-8 ngayon sa system. O diba, sa leader's call ko po yan natututunan. Sa araw-araw na pag-join sa leader's call, kung hindi man ako ganun kagaling, meron akong meeting mentality at may knowledge akong nakukuha. Yung wealth creation ko, hindi ko man siya ma-master. At least kaya ko siyang i-explain. Diba? Kahit basic pa lang sa wealth creation, marunong tayo mag-invite. Diba? Kapag nagtanong yung invite natin, alam nating sagutin. And especially, yan, be a system builder. Nag-qualified na po ako sa lahat ng yan. Meron akong workshop, meron akong CDA at wealth creation system. So dapat i-qualified nyo rin po ang sarili nyo. The more learning, the more knowledge you have. So yun lang po yung puhunan natin dito. Kailangan natin pag-aralan. And then, yung law of attraction. Diba last year po, ito pinapangarap ko lang. Nakita nyo, I want to be a green jacket. So kung makasama dito sa mga builder na to, sabi ko, paano ko pa siyang gagawin? Diba? Yun lang yung hinawakan ko. Sabi ko, kung nagawa nila, magagawa ko rin. Sabi ko, once naging CEO ako, pupunta ako sa IMG Cebu to meet Sir Joanne. But alam niyo ba, yesterday, na-meet ko siya in person. Sabi ko, kahit hindi pa ako CEO, nakita ko siya ng malapitan. Hindi man kami nagpa-picture. Na kami, Sir Noel, nagkaroon kami ng picture kahapon. And then, ito po yun. Diba? Ina-attract ko nga siya. So, unti-unti po meron. And then, nag-declare din ako sa sarili ko. Diba? Sabi ko, I want to be a CEO this February 28. Kahit sabihin mo, di ba, kung hindi mo yan nagawin, hindi natin magagawa. Eh ako, unti-unti, sinasabayan ko talaga siya ng action. Hindi man ako ganun kabilis, hindi man ako ganun kagading. Di ba? Action is louder than words. Ika nga. Kahit i-clear natin at wala tayong gagawin, so wala mangyayari. Kung nagawa ko maging green jacket dahil pinatrack ko siya, magiging CEO ko. At hindi lang CEO, I want to be an EVC this year. And then, ito po yung aking team na tumulong sa akin. So, hindi pitted. Wala dito yung mga promoted ng December kasi matagal ko na po ginawa itong journey na to. Hindi ko siya matapos-tapos kasi lagi ako umiiyak kapag ginagawa ko siya. Ayan, yung aking mga SMD. So, ayan, matataas-taas sila. I'm so proud of this team kasi lahat sila may meeting mentality. So, itong isa namatay na to, sumama na sa ewan. Basta, para sa akin, nakatulong ako sa kanya. Nagawa ko yung part ko. Alam nyo, siya yung binaka-the best kasi nagkaroon siya ng 10,000 pesos last year dahil tinulungan ko siya na makumpleto ang MD niya. Then after ng promotion, namatay siya sa IMG. Siguro akala niya,
Yayaman ako agad siya sa 10,000 na naging price niya sa sulit ko. Pero sabi ko, maraming challenges, maraming nawala nung na-promote ako. Pero hindi ako susuko. Maraming MD pa dumating, so hindi na po sila nakasama dito. So last November and December, hindi po sila nakasama. And then, eto po yun. Diba? Nagkaroon akong SMD plaque. Sobrang tuwang-tuwa po ako. Kasi natanggap ko na siya. Sabi ko, tagal naman dumating na aking SMD plaque. Nakita ko yung mga taga Cebu. Meron na, pero ako wala pa. And then sabi ko si Robert, saan po ba napunta yung aking SMD? Sabi niya, ma'am, wait mo lang po. Then kahit sa SMD meeting talaga, kini Ma'am Jean Alin, sabi ko, Ma'am Jean, na-excitan ako kasi ako na lang yung wala. Sila meron na. Sabi ko na, saan kaya yung sa akin? Then sabi niya, tingnan lang natin, ma'am, let. Kasi baka nasa Makati na. Alam niyo yung ginawa ko, nagpunta ako sa Makati. Tinanong ko po doon. And then, sobrang excited po ako nung sabi sa akin, cheer, nandun daw. Nakapak na siya for JRS. Yan yung nasabi sa akin na si Robert, maaaring nakapak na. Kasi lahat naman halos ng location, na-deliver na. Basta ako talaga, sabi ko gusto ko makuha yung akin kasi ito lang yung katunayan na nagawa ako maging SMT. Then, keep trying. Diba? Keep moving. Keep inspiring. Always akong inspired. So, sinishare ko sa team. Then, keep helping. Tumulong tayo. Keep believing. Dapat meron tayong lahat nito. Keep dreaming. Kasi pag tinigilan na nating mangarap, hindi natin alam kung ano pa yung magiging direction ng buhay natin. At yung hope, huwag nating alisin. At dapat meron tayong loving. Especially sa team nyo. Mahalin nyo yung team nyo. Pahalagahan sila. And then, you got this. Never give up. Makukuha mo yung mga pangarap mo. Then, nung August po, ayan, sobrang saya ko yung unexpected team achievement po. Hindi ko naman ito ginawang mag-isa. So, yun, naging top 3 po ako. Diba? Sobrang saya sa buong e-team. Yan, nakahasam ko kahit minsan na-qualified ako. Nakasama ko si Dave. Ayan, and then, ayan, si, yun, ito yung WSB, si Services to Heart, under ng Rising Team. And then, under ni Sir Robert, ito, ako po, nag-top din ako, nakasama ko. Sabi ko, hindi ko man magawa ngayon, gagawin ko by next month. O, diba? Dahil hindi ako natigil mangarap para sa team ko. Hindi lang para sa akin. Ayan, happy to be one of the awardees. So, na-award po ako dito, diba? Nakasama doon, doon talaga nakuha yung award ko. Nasabi ko, I'm so amazing. Diba? Na-amaze ako dyan. Achievement ko last October 14, 2021. Kung last year, pinapangarap ko lang siya, ina-attract ko pa lang siya. Dito talaga, na-achieve ko na siya. Sabi ko, yung simpleng tao, dating katulong, may hindi sa nasa filter. Diba, hirap na hirap ako noon. Sabi ko, sir, gusto ko talaga maka-join sa Green Jacket meeting natin kasama ng Sir Joel. Hindi ako makapasok-pasok sa Zoom. Sobrang naiyak na talaga ako that time. Pero sabi ko, hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ni Sir Robert, ma'am, tumawag na ako sa Makati. Huwag ka mawala ng pag-asa, makakapasok ako. Kahit late na, nakapasok po ako talaga. Kaya sobrang thankful po ako sa ating CEO. Kaya hindi niya ako pinabayaan. Then kinulit ko talaga siya. Sabi ko, sir, papasok ako. Gusto ko talaga makasali. And then, sobrang ako na-inspired din sa sharing ni Ma'am Jolene Vargas at ni Sir Lug niya sa Dennis. Doon po sila narinig na nag-share na yung journey nila. So, sobra din ako na-antig doon. Iyak kami ng iyak noon kasi nakaka-touch yung buhay nila. Then, there are a lot of builders in the world. Build buildings, vehicles, hardware, and software. We build people, we change people's lives as well as our life. Ito po yun, yung mga WSB Green Jacket family. So, ito, kinuha ko lang yung kasama ako. Hindi po ako makasarili, pero syempre, yan, I'm so proud na nakasama ako dito. Diba? Yan. Building a person, nobody to somebody. So, isa po ako sa nakasama dito. Isa po ako kung gagawa ako, nagawa nila. Nagawa ako, so magagawa rin ang bawat isa sa atin. Kasi equal naman yung opportunity na meron tayo dito sa IMG. And then, it's one of the great miracles in this business. You don't have to change the world. First, change your world, then help someone to change their world. O diba? Tumulong ka lang. Tulungan natin yung iba na mabago din yung buhay nila. Kasi
Sabi ko, ang dami namang nabago ang buhay. Sabi ko, Lord, sana ako din. Kaysa mong sama na talaga ako sa pangibang bansa. Sawa na akong magsilbihan ng ibang tao, lagaan ng ibang anak ng ibang tao, mga anak ko. Hindi ko alam kung nakauwi na ng bahay, di ba? Hindi ko alam kung nakakain na sila. Kaya nilaban ko talaga ang mga pangarap ko. And then, thank you sa mga mentor. Iyan ka naman, Jessica and Sir Dino. Yan sa family ni Sir Robert. At ka naman, Gina Lynn. So sila po yung talagang mother. Sila yung talagang reason kung bakit nai-inspired akong gawin. Sabi ko, simpleng tao ako, pero alam ko one day, magiging katulad rin nila ako. Diba? Naisip ko si Ma'am Jean, kasi si Ma'am Jean, sobrang sipag. Kahit wala silang anak na pinaglalaanan, pero nagawa niya ang lahat para sa atin. Matulungan tayo lahat. If tayo, diba? Tayo may mga sariling family, malaki yung family natin, malaking responsibility. Bakit hindi natin natularan? Si Ma'am Jessica, diba? Ang dami nilang challenges na hinarap din before. Ayaw maniwala ni Sir Dino. Pero ngayon, sip natin, kumikita ng million. Sabi ko, kung kaya nilang kumita ng million, lalaban din ako. Hindi ako susuko. And then, yan, believe in miracles. Believe in your dreams. Yan, meron na po tayo nito ngayon. SMD Watch, kahit hindi ko pa siya hawak, sobrang saya ko na, diba? And I know, this year, makiklaims ko ito. Hindi ko kay Lord, hindi lang ako, kundi mga team ko makwalify dito. Ito yun, yung aking road to success, di ba? Very big vision. So, hindi po ako nagsulat-sulat lang yan. Ginawa ko talaga yan since last year. Di ba? Sabi ko, magiging CEO ako. So, ngayon po narito na ako sa isang step na lang. Malapit ko na siyang magawa. Kaya hindi po talaga ako susuko. Kung gaano kalaki yung pangarap ko para sa buhay ko, ganun din sa team ko na mabago ang buhay nila. Diba? Kailangan lang natin i-duplicate yung mga pangarap natin. So ito po yung aking pinapangarap since last year. Hindi po ako na-qualify para makasama sa trip to London. But dumalaban po ako. Alam ko darating din to sa akin this year. Sana mawala na si COVID. Ito yung aking bahay. So ngayon po, ito yung pinapangarap ko maipagawa. At ngayon, makatapos na ako magpabuhos para sa second floor. Start na po na asintada para sa second floor para maayos na. Hindi man ganitong-ganito ang style, but magagawa ko po siya. Diba? Ito rin po yung naka-inspired sa akin dito sa IMG. So gusto ko po sana na i-share sa inyong lahat bakit ganito ako ka-dedicated gawin ang mission ng IMG. Kasi naniniwala ako.
yun, yun lang yung pinangahawakan ko. Sabi na, dreams do come true dito sa EMG. So, magagawa ko rin. Diba? Kasi may mga pangarap ako. At I'm so thankful na naging parte ako ng EMG. So, yun, masaya po ako. Sir Robert, thank you talaga sa pag-guide mo sa akin. Kasi hindi ko naman talaga ito magagawa kung pinabayaan mo lang ako. Kahit sabihin, teka-teka ako, wala akong alam sa business, wala akong alam sa system. Pero, every time natatawag ako, hindi mo naman ako ini-ignore. Kahit alam kong busy ka, marami ka ding problema. Hindi mo ako pinabayaan. Kaya, sobrang thank you sa iyo, sa pag-support niyo po sa akin, at saka sa team. And ito po yung aking vision board for this 2022. Diba? Hindi lang Green Jacket, kundi EVC po yung aking target ngayon year. Yan, ma-award tayo. Yan yung bahay na pinapangarap ko talaga. Makapunod ng maraming team. Diba? Makakapag-create ako ng maraming leaders. Yan. And then, makasama sa trip to London. Magiging sapphire yun din ako. Kaya yun, hinihiling ko sa pangalan ni Lord. Talaga, dinideclare ko talaga, kukunin ko to by this year. Gagawin ko po ang lahat. Dahil nangangarap ako talaga na magkaroon ng magandang buhay para sa aking mga anak. Kasi sobrang hirap po ng mga pinagdaanan ko. Wala nang dahilan ngayon para sumuko ako kasi nakapag-start na ako. Diba? Ang daming challenges na nalampasan ko. So ngayon, sabi ko, wala nang reason para bumitaw pa ako kasi alam ko talaga na proven yung system. So thank you very much po sa inyong lahat. Yun po yung aking journey. Yeah, I will win in IMG. It's not the strongest or the smartest or the fastest who always win, but one who never give up. So huwag na huwag tayong susuko. Kasi yan lang yung meron tayong dapat lagi sa isip, sa puso natin. Focus on your goal in life. Diba? Thank you very much po. I am Angelita Sanchez Colanis. Yeah. Thank you, Sir Robert, for giving me this opportunity po. Yan. Yan. I hope na na-inspired kayong lahat. Pero kayong napulot. Kasi sabi ko nga, kung hindi natin gagawin ito ngayon, kailan nyo gagawin yung mga pangarap nyo? Hindi yan nakasalalay sa sponsor nyo or sa downlines nyo. Ikaw mismo yung gagawa nan. Diba? Kami, nakaguide lang sa inyong lahat. Thank you po, sir.